ulam namin, guys, itlog na curry. Egg curry. Okay lang, sunog ko yung mukha ko dahil sa'yo. Oh my God, oh my God! Alam ko na yung luto ko. Try ni mami ganyan, tingnan natin. Baboy, mas masarap. Yung madami last time na tinatanong ko, dinakdakan yung favorite dish ko. Sabi na, ano yun? Ano dinakdakan? Today, I am missing a pinaka-favorite recipe ko sa Philippines. Pinaka, ha? Sige nga, magluto ka. Try mo magluto. So today, I will try to cook dinakdakan kasi favorite ko yan. Kapag pork dinakdakan, iniihaw, diba? Tapos inihimay, tapos dinalagyan na ng sibuyas, mayo. Sa chicken naman, pina-fry. Or pwede rin sigurong ihaw. Fry. Pero fry na lang, mas madali. Heaven on earth. So medyo madami yung liver, kasi I love liver. Prito-prito na tayo. Manok ba talaga? How come malaki ng puso niya kaysa sa akin? Just liver. What is liver? Hindi yan puso? Kala ko puso na yan. Iba ba liver? Diba? Sana aral ko na noon time na turo si teacher ano yung liver, ano yung puso. Kaso tulog kami noon time sa school. So lahat na bata nanood na ito video, aral kayo maigi ha. Mami, hindi nyo na alam ano yung pusa, ano yung ano. Hanggang ngayon kala ko pusa na yan. Puso pala, hindi pusa. Diba alam nyo, pupunta kami sa Cavite, doon kamakain kami sa Ilocano Restaurant. Yung dinakdakan yung sinabi ko, one of favorite dish ko. Yun ha. So, sino Pilipino hindi alam na ngayon, nude tayo na ito recipe yan. Tapos dito yung manok na kabuhayal. Tapos ano nalagay ito? Black pepper, red chili, salt, ano pa? May Indian, ano yan? Tas cumin, magic syrup. Indian spices na red chili, black pepper, then paprito ito ulit. Putok na yung liver. Okay lang, sunog ko yung mukha ko dahil sa'yo. Basta mahal mo ko, wag mo ko iwan. Parang si Catherine. Kasi rin yung chicken breast na luto. Pero alam niyo, diba, mas masarap yung legs. Lahat na Pilipino mahilig sa legs. Palit lang tayo pang prito kasi ito stainless, dikit-dikit na eh. Yan yung ulam namin, guys. Itlog na curry. Egg curry. Pero this dish is my personal favorite na Filipino dish. So, hindi ko alam. Gusto ko ito yung panalo. So, madaming chili. Marami ba prito? Yung sabihin mo na na prito pa. Oh, then lemon. Oh my God, oh my God, oh my God! Yan lang, madali lang. Yung inihaw na pork. Now on my hit list is pork. Sana ako pwede magkuha na pork kasi walang fresh na. Oh my God. Yan ang Pilipina na may stress. Head mo. Okay. Mauna ang patay. Try ko rin kami. Yan. Kita niyo? Kasi unang gising. Unang kain. Ayan, oo. Kita nyo? Kaya may lagi? Yankee. Ha? Yankee. Yankee? Yankee daw. Very tasty daw. Sara? Very tasty daw. Ayan, pasado na kay daddy kanina. Yung dinakdakan. Tingnan ko si mami. Kasi tingin ko si mami hindi gusto kasi hindi siya chewable maayos. Yun yung beauty para sa iba kasi si mami na chewable food. Try ni mami ganyan, tingnan natin. Ito kasi pag alam niya luto ni Sarah, masarap. Pag alam niya luto ko, dun siya. Matigas siya konti. Dun siya sabi. Sarain na ba si Japan? Yes. Did you try to language my me Tagalog? I try to Pinabi. Oh, siya turo sa'yo Punjab. After 6 PM, iba na yung tatay talaga. Ano, si Japan na. Nag-ayos-ayos pa camera. Ito yung problema niya. When it's time to eat, looking over camera. Ay, ganito ba? Protein, hinadid. Ikaw, gusto yung dinakdakan ko. Nadagdag ko doon yung green chili, red chili, salt, and lemon. Yung baboy, mas masarap talaga pa namin. Pero first time na kami try na eh. Daddy? Sorry eh. Ha? Huwag ako. Tingin mo tsura ni mami. Sabi ko baboy na. Tingin mo na. Ang ganda si Sarah. Sur. Morog naman. Ito na talaga, babae na. Ito po, baby. Napugi point dito. Kampi ba tayo? Sawa na tayo. Hindi, parang competition na tayo. Lagi mo, hindi sunod. Yun yung tao na kadiri. Why you are eating, it's not tasty. Tutup to mask mo. Alam ko na yung luto ko.
lagi sila gusto na yung Filipino food. Hindi sila arti. Ano sabihin mo? Sabihin mo, mami, daddy, salamat. Tanwad. Tanwad. Kaya hindi mira ka ng kanas de Filipino. Po yung Claire? Oo. Siya yung thank you sa iyo. I'm very very happy because you make tasty food. We also thank you. You make us different Filipino food. Filipino? Very tasty po yun. Tama ko talaga sa English niya. When I go with you, Philippines, very very tasty yung food. Okay, very very tasty daw dapat food. Okay? Very very tasty. Expectation level nila pagdarating sa Philippines mataas. So in Philippines, we have to eat tasty food. There is one more demand. Very nice locations. Gusto ni daddy punta sa beach. So may mga nagtataka yung lugar nyo dyan parang hindi crowded. Di ba ang India is populated, parang ganun. Actually, kung hindi pa ako nakakapunta sa India, dyan nagulat din ako. In fairness, maganda yung lugar nila. I-search nyo yung Chandigarh, also known as Beautiful City. Maganda talaga dito. I mean, hindi naman lahat maganda, katulad nga sa ibang bansa din. May maganda, may hindi maganda. And yung napapanood nyo sa TV, sa YouTube, social media, meron talagang mga ganun na lugar. Mga hindi kaaya-ayang lugar, meron talaga. But meron ding magaganda. And sabi din dito, parang nasa Pilipinas lang din ako. Yes, sa dami ng tanim ni Daddy, feeling ko nasa Pilipinas lang din. Nasa Pilipinas, sa tulad niyan, mga papaya. Kasi mahilig magtanim yung benan ko. Sabi nila, di ba crowded ang India, but dyan sa lugar ng asawa mo is very crowded. Maganda naman. It's crowded like yung bee home. Tapos kita niyo madami bees. Like this. Because population of India is lucky. Hindi ko alam in billions, trillions, kasi hirap mang bilangin. Pero in Indian language, that's ka tawag 140 crores. So madami yung population. Pero this area is tawag Chandigarh, Mohali. Populated din siya, pero hindi overpopulated. Kasi this is, yung overpopulated is parang metro cities namin. Yung Delhi, yung Mumbai, yep. Kolkata, ganun. 3 to 4 yung metro city. May nag-comment din, parang sabi niya, nag-work na ako dyan sa India. Napakapangit ng lugar dyan. You cannot describe India at one place. Yes. India is so versatile. India is hindi yan katulad kung ito lugar iba. After 100 km there is like Dubai na ano, puro sand and dunes lang. Then 100 kilometers you will see beautiful hill station na only mud hill station. 100 kilometers you will see yung stone. 100 kilometers you will see Himalaya na may snow and everything. 100 kilometers you will see dagat. Ganito yun. Iba-iba talaga. Sobrang versatile. Even ako, I personally don't know how many cultures, how many types of people living in India. Kasi hanggang ngayon, hindi ko natapos 1/10 part of India. How was your trip? How was your school? Tanungin mo nga kung may jowa na siya. Tanungin mo may jowa. Come, how is your jowa? What jowa? Do you have jowa in school? What jowa? Jowa is you like someone. Huh? Do you have jowa in school? Do you have girlfriend in school? Nobody stay with him. No. I have friends but almost no friends. That is so ugly drawing. What's that? Ugly drawing. What is he telling? Okay. Huh? Payment for what? No payment. Said to grass but no grass. What? Magdadalawang buwan na nga kami dito sa India at talagang parang medyo namimiss ko na ang Pilipinas. Parang hindi rin namin masasamahan yung team namin sa Christmas party nila. Kasi December yung birthday ko. Ano daw plano mo? Wala na ganun comment, alam ko na. This is your comment, not... Meron! Meron yung comment. Wala. Comment mo na eh. Hindi yung comment na. Ikot tayo sa lugar, dito sa subdivision. Yung ano favorite auntie mo? Naglalakad na naman yung crush ni Baljit. Crush ni Baljit? Anong crush Meron ni Baljit? Merong babae na naglalakad lagi. Crush yun ni Baljit eh. Kita ka niya. Hindi, ano siya? Ha? You know, whatever you will see, I will do that. See? Kirinig na rinig mo ha? Tapos ito yung plano ni Daddy na badminton or volleyball court. Ayan. So, kailangan may mga halaman-halaman dito.
Guys, in morning, if you can gising sa morning. Maganda maglakad-lakad dito pag lakad, umaga. Lakad, may ano, peacock. Tapos may ano, Red Bull. Ano tawag yun? Bull? Wala talaga, hindi masyadong lumalabas yung mga tao dito. Kasi kami lang talaga. Walang ginagawa. Hindi ko alam anong tawag dyan, pero pink yung ano niya. Parang pink blossom. Pink flower blossom, parang gano'n. Noong November talaga buong gusto kulay pink sa lahat. Gusto ni Sarah sa bahay namin, pero sinong araw-araw na ano? Itong dog na to guys, pag naglalakad kami, lagi siyang sumusunod. Friend ni Gorman. Kahit gabi-gabi, bigay niya pagkain. Pagtulog na lahat, labas niya, tapos bigay niya pagkain. Basta pag lumalabas kami, sumasama siya. Protector ni Sarah dito sa Pilipinas. Sa India. Ay, India pala. Wow, ang sweet natin, mahal. Sweet naman talaga. Ang sweet natin, hindi sana. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Sweet ganun naman yung shape ng ano. Ha? Yung guwardiya, tingin-tingin na sa'yo, tapos init. May guwardiya ano, dun sa tapat na namin. Sweet talaga ito, babae. Bili tayong chicken. Filipino food. Sent mo? Filipino food. Pinoy food.